Nag-sorry ang Quezon City Police District sa pamilya ng yumaong aktor na si Ronaldo Valdez. Kaugnayan ang pagkalat ng sensitibong video ng kanyang pagkamatay. Si Jano Gibbs naging emosyonal pa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Napaluhan na lang ang aktor na si Jano Gibbs nang humarap sa media kaugnay ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez noong nakaraang buwan. Hindi rin maiwasan ni Jano na murahin ang mga vlogger na nagpakalat daw ng mga malisyoso at maling headline tungkol sa umunoy pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng kanyang ama. I think that's the better statement. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Mag-iisang buwan na mula nang matagpo ang wala ng buhay ang veteranong aktor sa kanyang bahay sa Quezon City. Pero matindi pa rin daw ang tromang kinahaharap nilang mag-anak. Bukod sa nailantad sa lahat ang pagkamatay ni Valdez, kumalat pa online ang video ng kanyang labi na kuha ng pulis mula Quezon City na rumisponde sa crime scene. Pati ang kanyang sinumpaang salaysay, maging ang mga larawan ng kanyang pagsasailalim sa gunpowder test, kumalat sa social media. Being texted me that the full statement and including our address and my full statement of the pangyayari was circulating already, nagli-leak na. So same day pa lang yun. So I told the police I was with, sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako, sir, hindi natin may iwasan yan eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors at sa iba-ibang ano. Malagim na nga yung nangyari sa amin. Yung actual na pangyayari, malagim na. Dinoble pa nila. Hindi pa raw natapos doon. Binalikan pa siya umuno ng mga pulis 9 matapos matagpo ang patay si Valdez. Isa raw sa mga gustong ipagawa sa kanya ng pulis ay isadula ang naabutan nila sa crime scene. They text to retrieve the slug. The slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun. Tapos, hiningan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Days after, tuloy pa rin. Lumabas na yung report. Binigay na sa akin, pinadala na sa akin nung ano. Wala po kaming statement nung kasambahay. Ha? Anong ginawa nyo nung processing? Wala lang, nanood lang, gano'n. Para sa kanya, kitang-kita raw na sumablay ang pulis sa paghawak ng kaso. Kaya ang hinihingi ng pamilyang naiwan ni Valdez, public apology mula sa PNP at sa mga pulis na may direktang pananagutan sa investigasyon. Paglilinaw naman ni Jano, hindi na sila magsasampa ng kaso. Pero magsilbi raw sana itong panawagan sa lahat na igalang ang dignidad ng sino mang nagdadalamhati sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again. Ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Have we forgotten to be kind? Have we forgotten to be decent human beings? Yun lang naman po ang sinasabi ng pamilya. Kasabay niya, nag-sorry ang Quezon City Police District. Tayo ito sa pusong hindi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan. Dahil doon sa, sabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video sa iba't ibang social media platform kung saan ay involved yung isang pulis natin. 5 sangkot na pulis din daw ang nahaharap na sa kasong administratibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.